Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Kami po ay lumakad sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya nga nararapat kaming tumanggap ng iyong puot at kahatulan, Panginoong Diyos. Ngunit ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin sa pamamagitan ng pag-ibig na nagbigay ng habag sa amin at naghugas ng aming mga kasalanan magpakailanman gamit ang mahalagang dugo na dumanak sa Panginoon, kaya hindi na kami tatanggap pa ng anumang kahatulan at sumpa. At binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga dakilang biyayang ito. Kami po na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay nagtipon-tipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon, na nagpupuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng iyong salita at nakikibahagi sa fellowship. May ilang mga brothers at sisters ang hindi namin makakasama at nakikinig lang ng salita sa kanilang tahanan sa iba't ibang lugar dahil po sa COVID-19. Pakiusap, samahan mo po sila at bigyan sila ng sapat na biyaya. Ang mga iglesia dito sa Korea at ang maraming mga iglesia sa buong mundo ay nag-iingat ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, samahan mo po sila at hawakan sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at akayin mo po sila sa katotohanan. Naway luwalhatiin ka po nila, Panginoong Diyos, at pakiusap, isakatuparan mo po sa kanila ang gawain ng pagliligtas para sa mga nawawalang mga kaluluwa. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at bigyan sila ng sapat na biyaya upang hindi sila magkulang sa mga gawain ng iglesia at ipangaral nila ang ebanghelyo sa katapusan ng panahon at maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Sa Panginoon na laging nagbibigay ng biyaya sa amin at nag-aalis ng aming kahinaan dahil sa lagi kaming mahihina at hangal, pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. At sa oras na ito, turuan mo po kami sa pamamagitan ng salita na nais mong ihayag sa amin at turuan mo po kami kung anong pagkatao ang nararapat sa amin at kung ano ang dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 16. Mateo chapter 16, verse 27. Mateo chapter 16, verse 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Pinag-aralan po natin ang paksa na may pamagat na ang buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos sa loob ng ilang linggo. Tayong mga Kristiyano, naligtas tayo at tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamangha-manghang biyaya ng Diyos na hindi maipapaliwanag ng salita. Naging mga anak tayo ng Diyos at nagkaroon tayo ng tiyak na pag-asa na makapasok sa maluwalhati at walang hanggang kaharian ng Diyos. Ngayon, ang natitirang buhay ng Kristiyano ay hindi para mabuhay para sa kanyang sarili at hindi rin upang magkaroon lang ng kaligtasan, kundi upang suklian ang dakilang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. May dalawang uri ng tao sa mundo na tinitignan ng Diyos.
Una ay ang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Siya ang matuwid. Walang sino man ang matuwid dahil ang lahat po ng tao ay mga makasalanan. Ngunit, pinatawad tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at naging matutuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Gaya ng sinabi sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Naging mga makasalanan tayo dahil kay Adan at naging mga matutuwid tayo kay Hesukristo. Ngayon ang matuwid ay may pag-asa sa langit at ang Espiritu Santo ay kasama natin at ginagabayan tayo sa katotohanan habang nabubuhay tayo sa mundo. Sa kabilang banda, lahat ng mga tao na hindi nakakaunawa ng biyaya ay namumuhay ayon lamang sa lahat ng uri ng pagnanasa sa sanlibutan at ayon lamang sa kanilang sariling likas na isinilang na makasalanan. Ang mga taong iyon ay masasama. Sa Mateo chapter 27, mula verse 50 po, noong nakapako si Jesus sa krus, sumigaw siya ng malakas na tinig. Ang sinabi niya, "Natupad na. Ama," sabi niya, "sa mga kamay mo ay hinahabilin ko ang aking espiritu." At pagkatapos ay namatay siya sa krus. Nang sandaling iyon, ang tabing ng templo, ito po ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Ibig sabihin, ang ating kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ni Jesus at ang tabing ay pader ng kasalanan na nasa pagitan ng Diyos at tao dahil sa kasalanan. At ito ay napunit at nabuksan ang daang patungo sa Diyos. Kaya sabi sa Hebrews 10 verse 20 na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing. At bakit kasabay na nayanig ang lupa? Ang ibig sabihin ng nayanig ang lupa at nabiyak ay hinahatulan ng Diyos ang sanlibutan. At ang kahulugan ng nabiyak ang mga bato ay ang puot at kahatulan ng Diyos ang wawasak ng katigasan ng ulo ng tao. Sa Hebrews chapter 12 verse 26, sabi sa pagkakataong iyon nayanig ang kanyang tinig, ng kanyang tinig ang lupa, subalit ngayon nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ibig sabihin ng yayanagin ay paghuhukom. Ang paghuhukom ay itinakda rin noong itinakda ang kaligtasan. Kung hindi ibinigay ng Diyos ang biyaya ng pagliligtas ng lahat ng tao sa mundo, hindi rin mahahatulan ng Diyos ang makasalanan. Ito po ang dahilan. Lahat ng mga tao ay naging makasalanan dahil sa isang tao, si Adan, na siyang ninuno ng sangkatauhan. At kapag lahat ng tao ay napahamak dahil nasa ilalim sila ng kasalanan, puot at kahatulan, kung gayon ang Diyos ay hindi hustisya, tunay na lahat ng mga tao ay makasalanan dahil kay Adan. Ngunit hindi sila dapat tumanggap ng walang hanggang parusa. Kaya ngayon ang tanging anak ng Diyos na si Hesukristo ay dumating at nilutas niya ang lahat ng mga bagay kay Adan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa halip na ang lahat ng mga tao at ipinahintulot po ang gawain ng kaligtasan. Kaya nga ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya dahil ipinapahintulot niya ang kaligtasan. Ngunit hindi mapipigilan ng Diyos na hatulan ang mga tumatanggi sa kaligtasan. Hindi natin tinatanggap ang kahatulan dahil ang hustisya ng Diyos ay isinakatuparan na sa krus. Ngunit ang Diyos ang humahatol sa kasalanan sa mga hindi sumasampalataya. At ang gawa ng Diyos ay ang pagsisimula ng gawain ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagkamatay at maging sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, ginagamit natin ang taong AD 2021
Pero siyempre, hindi ibig sabihin na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay gayon na nga. Ang kasaysayan ay muling nagsimula noong dumating si Jesus sa mundong ito. Ang panahon bago isilang si Jesus ay tinatawag na BC o before Christ. Ang panahon bago dumating si Jesus sa mundo ay ang kasaysayan na walang biyaya ng Diyos, walang kaligtasan at walang pag-asa. Ang tunay na kasaysayan ng kaligtasan ay hindi pa nagsimula. Dumating si Jesus sa mundo at ang kaligtasan ay ibinigay at ang mga taong ligtas ay may pag-asa na makapunta sa langit at nagbago rin ang kanilang isipan tungkol sa pagpapahalaga. Mayroon po tayong malinaw na layunin ng buhay. Ang taong hindi ligtas ay gaya ng taong nabuhay sa panahon bago isilang si Kristo o yung tinatawag na before Christ. Ang tunay na kasaysayan ay hindi pa nagsisimula sa Kanya. Ang gawain ng Diyos sa mundo ay hindi magpapatuloy magpakailanman. Isang araw, ito po ay magtatapos. Kailan po ito magtatapos? Sa araw po ng muling pagdating ni Jesus sa mundong ito. Sa pagdating ng Panginoon, ang tunay na kasaysayan ng Diyos ay nagsimula at sa ikalawang pagdating ni Jesus, ang kasaysayan ng kaligtasan naman at ang kasaysayan ng tao ay magtatapos. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang sarili dito po sa Mateo chapter 16 verse 27. Sabi niya dito, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang Jesus na unang dumating sa mundo, siya ay hindi kahanga-hanga kundi kahiyahiya. Siya ay isinilang sa pamamagitan ng sinapupunan ng isang babae sa sabsaban ng isang hayop. Nabuhay siya ng 30 taon bilang isang anak ng isang mahirap na karpintero. Siya ay hinamak ng mga tao. Siya ay ibinitin sa krus bagaman wala siyang anumang ginawang kasalanan. Kinuha niya ang lahat ng mga kahatulan at kalungkutan ng tao sa kanyang laman dahil dumating siya sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Dinala niya ang lahat ng mga kasalanan ng tao at namatay siya sa krus. At muli siyang bumangon mula sa mga patay at pumasok sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Muli siyang darating sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng kanta, ang Panginoon na hinamak ng mundo ay muling darating sa dakilang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang muling pagdating. Siya ay darating sa kaluwalhatian ng Ama. Sa kaluwalhatian ng Diyos, kasama ang mga anghel at libu-libong hukbo ng langit. Kaya sabi, at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay matatapos at ang paghukom po ay magsisimula. Magbibigay ng gantimpala ang Diyos ayon sa ating mga ginawa. Kaya nga ang pamagat ng sermon natin ngayong araw ay ang huling paghuhukom sa muling pagdating ng Kristo. May muling paghuhukom o huling paghuhukom. Maraming mga propesiya ng muling pagdating ni Jesus sa lumang tipan at maging sa bagong tipan. Ang mga propeta, sila ay nagpahayag at si Jesus ay nagpahayag din nito ng maraming beses at maging ang mga alagad ay nagpropesiya din. Sa lumang tipan, naisulat po na si Jesus ay darating sa mundong ito at ililigtas ang mga tao. At ang mga propesiya ay naisakatuparan. Kaya nga si Jesus ay dumating sa mundo, namatay siya sa krus at muling nabuhay. At ngayon ang ebanghelyo, ito ay ipinapangaral na sa buong mundo at sa panahong ito, maaring dumating na po ang Panginoon. Sa katapusan, ang Panginoon ay muling darating sa mundo at ang kasaysayan ng kaligtasan ay magtatapos at ang paghuhukom ay magsisimula sa lahat ng mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa paghuhukom sa mga sandaling ito. Pag-iisipan po natin ang tungkol sa paghuhukom.
Tignan po natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Sabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Ang bawat bagay ay may dapat maisakatuparan sa panahon nito. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Kaya nga may panahon. At sa panahong iyon, ang bawat bagay ay maisasakatuparan. Ang Diyos ang lumikha ng panahon. Sa Gawa chapter 17 verse 26, nilikha niya mula sa isang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Itinakda niya ng Diyos ang mga panahon. Ang kasaysayan ay hindi walang hanggan, kundi magtatapos ito pagdating ng panahon. Kaya nga may panahon, at ang kanilang panahon, ang lahat ng mga bagay ay maisasagawa, at ang layunin ng Diyos ay maisasakatuparan. Nilalang ng Diyos ang kalawakan at nilikha ang lupa upang tirhan ng mga tao. Pagkatapos nilalang ng Diyos ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa lupa at sa huli, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. At ang tao lamang sa lahat ng mga nilalang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Bakit? Bakit nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan? Dahil may layunin at plano ang Diyos para sa tao. Kamangha-mangha po ito, may espiritu tayo na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao? Kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sinabi ni Jesus na ang kaluluwa ng tao ang pinakamahalaga sa mundo, higit sa lahat ng nilalang sa mundo. Bagaman bumagsak ang tao sa mga kasalanan at naging makasalanan, nagbayad ang Diyos ng malaking halaga upang maligtas ang mga makasalanan. Ano po ang halaga? Ang tanging anak ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay ibinigay ang kanyang tanging anak upang iligtas ang mga kaluluwa ng makasalanan hanggang sa mamatay siya sa krus. Kaya nga po sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak hanggang sa siya po ay namatay. Ito ay kamanghamanghang bagay na hindi natin maisip. Kaya nito, ginawa ng Diyos ang kasaysayan ng kaligtasan. At sino mang sumasampalataya kay Jesus sa biyaya ng Diyos, siya po ay maaaring maligtas. Bibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng kaligtasan ang lahat ng mga tao. Dahil dito, ang Ebanghelyo ay ipinapangaral hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Darating po ang wakas. Ito ang katapusan ng panahon. Ang gawain ng kaligtasan, ito po ay matatapos din. Kaya pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan, ang pagpapahalaga natin ay nagbabago. Bago tayo maligtas, nag-aalala tayo tungkol sa kung paano tayo mabubuhay, kung paano magkaroon ng masaganang pagkain, maraming pera. Ang mga bagay na iyon ay mahalaga sa ating buhay noon. May nagsabi na ang taong gwapo, mas mataas daw ang pinag-aralan at mayaman, siya ay mabuting tao. Pero ang mga taong wala ng gayong mga katangian ay mga miserable raw. Hinuhusgahan natin ang tao sa pamamagitan ng halaga ng pera at mali po ito. Ang pagpapahalagang ganito, ito po ay ganap na mali. Pagkatapos nating maligtas, nagbago na ang ating pagpapahalaga. Ang katotohanan ng tayo naligtas ay napakaligayang bagay.
Kaya sabi po ni David sa awit 39 verse 6, sabi niya, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Ang mga tao sa sanlibutan ay abala sa mga walang kabuluhan. Ang mga bagay na iyon ay mawawala pagkalipas lamang po ng ilang panahon. Ginugugol nila ang kanilang buhay sa walang kabuluhang mga bagay. Labis silang nagtatrabaho para sa mga kayamanan na mapupunta naman sa iba. Mga kayamanang hindi kanila. Kasabi ni Jesus sa Lucas 12:19, sinabi ng mayamang hangal, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, uminom, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal. Ibig sabihin ng hangal, wala kang masyadong alam, parang ganun po. Ibig sabihin parang estupido o tanga. Sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kaya sabi ni David, at ngayon Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David, alam niya, batid niya kung gaano walang kabuluhan ng mundo. Siya ang hari, ngunit alam niya na siya'y di masisiyahan sa mga bagay dito dahil walang kabuluhan ito. Kung titignan niyo ang mga naunang mga talata, sabi niya, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo ay tulad sa wala ang aking buhay, sabi niya. Tunay na ang bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ang buhay ay kasing laki ng palad ng iyong kamay. Ani mo'y wala lang ito. Alam ito ni David. Kamangha-mangha iyon. Ipinaalam sa kanya ang kahinaan ng tao na ang katapusan niya ay malapit na. Hindi mabubuhay ang tao sa loob ng 100 taon. Pero iniisip nila na mabubuhay sila sa loob na parang 100 o 1,000 taon. Sinasabi niya na hindi siya mamamatay. Subalit biglang namamatay ang ibang tao dahil hindi sila mapapalad, pero may iba nag-aakala na hindi siya mamamatay ng gayon. Maging ang patay ay gayon din ang isipan. Gayunpaman, ang pananaw ko sa pagpapahalaga ay nag-iba na ngayon at ang aking pag-asa ay nagbago. Wala na ang pag-asa ko sa mundong ito. Ang layunin ng aking buhay ay nagbago na. Ngayon, ang panahon ng pagtanggap ng kaligtasan ay magwawakas isang araw. At ang panahon para suklian ng taong naligtas ang biyaya ng Diyos ay biglang magtatapos. Kaya may panahon na ang bawat bagay ay matutupad. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang lahat ay matatapos. Sa Mateo 24 verse 3, tinanong ng mga alagad sa Panginoong Yesus, Panginoon, babalik ka ba? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Tinanong nila ng isang napakahalagang tanong ang Panginoong Yesus. Ito ang pinakamahalagang tanong. Sabi nila, kailan ang pagbabalik ng Panginoon? At kailan ang katapusan ng mundo? Ang ikalawang pagdating ng Panginoon at ang katapusan ng mundo ay magaganap sa halos parehong panahon. Ano ang mga tanda? Hindi pa natatapos, ngunit may mga tanda. Kapag ang malamig na hangin ay humihip at ang sariwang berde na dahon ay naging dilaw at bumagsak, alam nyo na papalapit na po ang taglamig. Iyon po ay isang tanda. Bago ng ikalawang pagdating ng Panginoon, bago dumating ang katapusan ng mundo, magkakaroon ng isang tanda na ang katapusan ay hindi darating na walang kondisyon. Maraming nagsasabi tungkol sa mga tanda, ngunit pamilyar tayong lahat sa mga ito. Sa Lucas 21 verse 10 to 11, babangon ng isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Ito po yung banta ng digmaan. Kung titignan natin ang mga aklat ng Ezekiel at Zacarias at sa ibang mga aklat ng pahayag, sinabi na ang tao ay mawawasak sa pamamagitan ng huling digmaan. Sa Mateo 24 verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Ngayon, ang tinatawag na 8 malalakas na bansa ay gumawa ng mga nuclear weapons.
Bakit nila hindi nila ito magamit bagaman gumawa sila nito? Kung sumabog ang isa nito sa isang banda, sasabog ito sa iba't ibang direksyon at mamamatay ang lahat. Sinabi ng mga scientist na kapag nagkaroon ng digmaang nuklear, mawawasak ang mundo sa loob lamang ng 30 minuto. Sinasabi nila na maaari nitong sunugin ang mundo ng 100 ulit, hindi lamang isa. Namumuhay ng may katapangan ng mga tao sapagkat hindi nila nalalaman nito. Siguro, sabi nila, ganito lang ang iniisip nila, siguro. Sa Isaías 50 verse 11, sabi, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Sinabi sa aklat ng Isaías na papasok ang tao sa apoy. Siya rin ang gumawa ng apoy na ito at masusunog sila hanggang mamatay. Ito po ang banta ng digmaan. Nabubuhay tayo sa panahon na anumang oras ay pwedeng mangyari ang digmaan. Isang himala na walang digmaan sa ngayon. Last week po, sa North Korea, nagpakawala sila ng 2 missile sa loob ng 1 linggo. Supersonic missiles o long-range guided missiles, intercontinental ballistic missiles, mga ganitong uri. Normal na lamang na pinapasabog ito. Ito yung paglalaro sa apoy. Ang mga bansa na malalakas na may kapangyarihan ay may mga nuclear weapons, ngunit hindi nila ito magamit. Mamamatay ang tao kapag ginamit ito. Halimbawa, ang US at Russia ang may pinakamaraming bilang ng nuclear weapons. Ngunit hindi nila pinagmamalaki na marami silang nuclear weapons. Ngunit talaga pong nakahanda silang lahat sa digmaan. Sa Amerika, kapag pinindot mo yung pindutan para sa nuclear weapon, sasabihin nila na ang pangulo ang may hawak nito, isang pindut lang. Pagkatapos, mapupunta ang missile sa Russia at mahuhulog ito doon. Nakatutok ito sa isang lugar, ngunit marami pang ibang lugar na madadaanan ito. Habang pumupunta ito sa target, dadaan ito sa Russia. At ang lahat ay mamamatay. Ang digmaang nuklear ay hindi labanan kung sino po ang mananalo o matatalo. Ito ang digmaan ng kamatayan. At alam po nila ito. Hindi nila ito maaaring gamitin sabagkat alam nila ito. Ang bansang may nuclear weapon ay may layunin. Ginawa ito dahil sa layunin ng pag-atake. Sa kabilang banda, naghihintay ka pa rin na, sabi nila, naghihintay ka rin na patahin ako. Nakatutok ang mga armas sa isa't isa. Gayon ang sa North Korea. Sinabi na kapag nag-iwan ka ng granada o nakakatakot na armas sa isang bata, mamamatay silang lahat habang nilalaro ito ng walang takot. Isipin natin kapag nagbunsod ng pagsabog ang North Korea, may posibilidad dito. North Korea ang pinakamatapang na bansa sa mundo ngayon. Ano ang mangyayari? Ang South Korea ay masasangkot sa digmaang iyon at maraming tao. Sila po talaga ay maisasakripisyo. Kaya paano ang North Korea? Matatapos ito ng isang saglit lamang. Mamamatay ang lahat, ngunit hindi nila ito alam. Kung alam nila na mamamatay sila, hindi sila makakapamuhay ng basa-basa lang. Kaya, isang maliit na bansa ang gagawa ng kaguluhan sa huli. Kung gayon, North and South Korea lamang ba ang may digmaan? Hindi nakatutok sa South Korea ang intercontinental ballistic missile, kundi itinutok nila ito sa United States. Sabi nila na ang United States ang kalaban na bansa. Gayunpaman, tayo po ay nalalapit na sa huling digmaang iyon. Hindi ba't nakasulat po ito ng detalyado sa Biblia na magkakaroon ng digmaan at mawawasak ang tao? Darating po ang araw na iyon. Pagkatapos, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Kaya magkakaroon po ng mga taggutom sa iba't ibang dako dahil sa maruming hangin, mga polusyon at matinding lagay ng panahon ngayon. Dahil dito magkakaroon ng taggutom sa panahong ito. Marami ngayon ang nakakaranas ng taggutom
especially sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya sabi, sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Tagutom, hindi na ito maaring malutas sa hinaharap. Malala na po ito. Masigit pa itong humihirap. Pagkatapos nito, malalakas na lindol ang patuloy na mararanasan sa iba't ibang dako ng mundo. Katakot-takot ng mga lindol na kung saan libo-libo ang mamamatay. Nakasulat sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, ang tungkol po sa mga lindol. Sabi rin po na magkakaroon ng salot, mga salot. Sa ibang salin, tinatawag itong epidemya. Epidemya po. May mga nakakahawang sakit na nakalipas na. Ngunit sa ngayon, may tinatawag tayong corona pandemic. At ang salot na ito at epidemyang ito ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Sinasabi po ng ilan na isa itong virus o sakit. Anong pinagkakaguluhan nyo? Sabi nila. Ngunit hindi. Hindi lamang mga matatanda at mga taong matagal nang may sakit, kundi pati bata at malusog ay pwedeng mamatay. Dahil po sa virus na ito. Sa Mexico, may ilang mga kapatiran po ang namatay. May mga kapatid din tayo sa Myanmar, Germany na namatay. Maging sa iba't ibang mga lugar, mga malulusog po silang tao, subalit namatay po sila. May mga iilan din na mga muntik nang mamatay. Sa anumang kaso, hindi natin alam kung ano pang epidemya ang mayroon po sa hinaharap. Gayunpaman, ito ang huling salot. Sa tingin ko, bahagyang pinaparanas po sa atin ng Diyos ang bagay na ito. Magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang dako, lindol sa iba't ibang dako, at magkakaroon ng epidemya sa buong mundo. Gayunpaman, napakaraming mga tanda ng huling panahon. Ang mga ito ay nangyayari po sa harap natin. At ang pinakatiyak na tanda sa mga ito ay ang panunumbalik, yung panunumbalik ng bansang Israel. Sila na tumanggi kay Kristo, sila ipinaalis, ibinigay sa kanila ng Diyos yung parusa, ikinalat sa buong mundo sa loob halos ng 2,000 taon. Sila na nakaranas ng iba't ibang pagdurusa, kapigatian at pagpatay. Sinabi na manunumbalik sila sa lupain ng Israel kapag ipinapangaral na hanggang sa kaduluduluhan ng mundo ang Ebanghelyo. Kaya nga sa Mateo chapter 24, mula verse 32, sabi, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang mga sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Walang nakasulat kung ilang taon ang pagitan sa panunumbalik ng Israel at ng katapusan ng mundo. Sinabi niya na darating ang katapusan ng mundo at ang Panginoon ay darating habang ang mga tao sa panahong iyon ay nabubuhay pa. Sa kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kaharian ng Israel ay winasak ng Babylonia noong 586 BC. Eksakto na ipinangako na babalik sila sa lupain ng Israel makalipas ang 70 years. At lumipas nga ang 70 years, natapos ang pagkabihag nila sa Babylonia at talagang nakabalik sila sa lupain ng Israel. Pagkatapos niyon, maraming mga propesiya sa Luma at Bagong Tipan na mas malaking kasalanan ang gagawin nila. Ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Ito ang dahilan ng pagkalat ng mga Israelita sa buong mundo. Nung namubuhay pa ang mga taong pumako kay Jesus noong 70 AD, dinala ng Romanong si General Titus ang kanyang hukbo at sinunog ang templo sa Jerusalem na pumatay ng 1.1 milyon ng mga Hudyo. Pinalayas ng emperor o emperador ng Roma ang mga naiwan.
Hindi nila pinahintulutang manirahan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel mula ng panahong iyon. 1,900 years po ang nakalipas, kulang-kulang 2,000 taon, naranasan nila ang pinakamiserableng kasaysayan sa buong mundo. Kung sila ang bayang pinili ng Diyos, bakit sila nagkaroon ng miserableng kasaysayan? Sa anong dahilan? Ang kasalanan po ay dahil tinanggihan nila si Kristo. Sa pamamagitan ng bayang Israel, ipinakita ng Diyos ang katibayan na ang Diyos ay buhay, at ang kasalanan at kahatulan sa pagtanggi kay Kristo ay lubha pong nakakatakot. Gayunpaman, bagaman nawasak ang Israel, nakasulat na manunumbalik ang Israel sa mga huling araw, kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong mundo upang ipakita na hindi namatay ang Diyos. At noong May 14, 1948, naging isang bansang malaya ang Israel. Mahigit 70 years na ang nakakalipas, naging malaya ang bansang Israel. Ito po ay himala. Imposibleng mangyari, subalit nangyari. Walang anumang bagay ang tulad nito sa mundo. At nang makabalik na ang mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga bansang Arabo, yung mga Muslim ang nakapalibot po sa kanila. Ang mga Muslim ang pinaka matinding kalaban ng mga Hudyo. Ang Israel ay nasa gitna ng mga ito. 70 years nang naging malaya ang Israel, ang kanilang populasyon ay nasa 8 to 9 million. May 6 na milyong katao noong mga nakalipas na taon, ngunit nagpabalik-balik sila. Ang hukbo ng Arabo na nakapalibot sa Israel ay napakalaki. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging malaya ng Israel ay hindi po nila makakamit. At ang bayan ng Israel ay hindi mabubuhay kung hindi sila iingatan ng Diyos. Dapat itong malaman ng mga tao sa mundo. Nalalaman natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Ipinangako na po ito sa Biblia. Nalalaman natin na ang Israel ay ipinanumbalik at ang bayang Israel ay nakabalik na sa bansang Israel at naging isang malakas na bansa. Ito po ang pinakahayag na huling tanda bago dumating ang Panginoon. At sa ating panahon, lumalabas o lumabas ang tandang ito. Sinabi na ang Panginoon ay darating habang nabubuhay pa ang mga tao sa panahon ng pagkapapakita ng mga tanda. Paano ito? Kapag nagsasalita tayo ng ganito, sinasabi nila na nagsasalita tayong parang magugunaw na ang mundo. Kapag dumating na ang araw na iyon, ang maikling pagpapahayag tungkol sa katapusan ng panahon ay magiging tama. Dapat pa natin itong ipagpaliban? Gustuhin nyo man o hindi, ngayon ay tiyak na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. May katapusan ng lahat ng bagay sa ilalim ng kalangitan. At sa pagitan ng nakatakdang katapusan na iyon, lahat ng layunin ay maisa sa katuparan. Tingnan natin yung verse 17 sa Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3 verse 17, sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Nagbigay ng pahayag ang Diyos kay Solomon na nagsulat ng Ecclesiastes. Kaya sinabi ng taong ito, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Magkakaroon po ng huling paghuhukom at ang layunin ng Diyos at ang kanyang mga gawa ay matatapos. Matatapos po. Sino ang matuwid? Gaya ng sinabi ko, ang mga ligtas na Kristiyano ang matuwid. Naligtas tayo at naging matuwid. Inaringganap niya tayo ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay mga makasalanan kay Adan. Sapagkat kung paano, sabi po sa Roma chapter 5 verse 19, na sa pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayun din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya ang mga naligtas, tayo po ay matuwid. Ano ang kahulugan ng matuwid? Kung paano sila namuhay mula ng araw ng kanilang kaligtasan hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, sila ay mahatulan. Nakasulat po ito ng detalyado sa Biblia. At may kahatulan rin sa mga masasama.
Ang masasama na tumanggi sa biyaya ng Diyos hanggang sa huli, at sa matuwid sa mata ng Diyos, sila ay masasama. Lahat ng mga hindi ligtas ay itinuturing ng Diyos na masama. Ngunit ang ilan ay nakakagawa ng masigit na kasalanan, at ang iba ay kaunti lang. Iba-iba ito sa bawat tao. May kahatulan ayon sa mga kasalanang nagawa. Ang mga hindi naligtas ay hatulan at mapupunta sa impyerno. Ngunit ang kaparusan sa impyerno ay iba. Kaya sino man ang hindi ligtas na maligtas ay dapat na gumawa lamang ng kaunting kasalanan. Gayunpaman, may kahatulan sa mga matutuwid maging sa masasama. Mayroong kahatulan at ang lahat ng mga layunin ay matatapos. Lahat ay darating sa katapusan. At iyon na po iyon. Sa katapusan ng taon, alam natin may year-end tax settlement tayong ginagawa. May ginagawa ang isang tao at kapag tapos na iyon, kinakalkula nila at pagkatapos magiging maayos na. Ang lahat ng gawain ng Diyos ay may katapusan. Tingnan din po natin sa Ecclesiastes chapter 8 sa verse 14. Ecclesiastes chapter 8 verse 14. Mayroong walang kabuluhan na nangyayari sa lupa na may matutuwid na tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng masasama at may masasamang tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito ay walang kabuluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi, mayroong walang kabuluhan na nangyayari sa lupa. Ang walang kabuluhan ay ang mga salungat na gawa. May mga salungat na gawa na may matutuwid na tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng masasama. Sila ay matuwid ngunit habang nabubuhay sa sanlibutan ito, nakatanggap sila ng pagdurusa at disiplina. Ibig sabihin, sila ang nakakatanggap nito. At sabi, at may masasamang tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng matuwid. Ang masama ay dapat disiplinahin, parusahan at sumpain sa lupaing ito. Ngunit sa kabilang banda, ang masasama ay pinapuharing pinagpapala sa kung ano ang nararapat sa matuwid. Kaya sabi, at may masasamang tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng matuwid. Kaya parang magkasalungat. Nangyayari ang mga bagay na ito. Tignan muna natin sa Biblia sa Job chapter 21 verse 7 mula verse 7. Job 21 mula verse 7. Job 21 verse 7 mula verse 7. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang mga bahay nila, ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Sabi dito, ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at sa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang bahay nila, sabi po, ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay walang humpay na nagtatagumpay, ang kanilang baka ay nangangana. At hindi pa napapahamak ang kanilang guya. Parang ang lahat ay mabuti. Kanilang inilabas ang kanilang bata na gaya ng kawan. Sila nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira. Yan ang masama. Ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Maraming ganitong mga talata sa Biblia. At kung titignan rin po sa awit chapter 73 mula verse 2,
Ngunit tungkol sa akin, sabi po ng mga awit, ang paa ko'y halos matisod. Ang mga hakbang ko'y muntik ng nadulas, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawaan ng masama. Ako'y nainggit, sabi niya, bakit ko may ginhawa ang masama? Ganoon ang nasabi ko. Bakit sila may kapayapaan? Bakit walang parusa? Ano ang dahilan? Sa kabilang banda, sinusubukan kong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ngunit bakit marami akong paghihirap at disiplina, kaya halos ako'y matisod, sabi niya. Hindi ba walang kabuluhan na ipinipilit kong mamuhay ng malinis at matuwid? Kaya ako'y lubos, halos lubos na natisod, sabi po niya. Ngunit napagtanto niya, hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Ano po ang santuario ng Diyos? Pumunta siya sa harapan ng Diyos. Paano? Habang nananalangin siya sa Diyos, ano po ang kanyang naunawaan? Sabi niya, ang kaginhawaan pala ng masama ay panandalian lang. Bakit sila hinahayaan ng Diyos? Hindi pa ito kasi ang oras para hatulan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang nagawa sa mundong ito. Ito ang panahon ng matiyagang paghihintay sa makasalanan. Kaya sabi sa Ecclesiastes 8:11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Nakagawa sila ng kasalanan, subalit ang parusa ay hindi agad darating. Kinasaan ng Diyos, sabi nila. Kahit mamuhay ako ng ayon sa sarili kong paraan, makakaya ko. Ang pag-aari ng masama ay nadaragdagan araw-araw at ang kapangyarihan nila ay nagiging malakas. At ang hatol ng Diyos ay hindi ipinapataw sa kanila. Kaya ang masama ay matapang na gumagawa ng kasamaan. Kung titignan nyo sa Job 11 verse 11, sabi po, sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan kapag nakikita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isa na sa alang-alang? Hindi pinapalampas ng Diyos sa mga masasamang bagay. Nakikita niya lahat-lahat. Kapag nakakakita siya ng kasamaan, sabi po, hindi ba niya ito isinasaalang-alang? Nakikita po niya ito, hindi niya ito palalampasin. Parang yung pong baboy para sa handaan, pinapakain mo ng mabuti. Bakit po? Sa huli, kakatayin sila para maging pagkain sa handaan. Hanggang sa makapasok sila sa impyerno, sige magsayak lang kayo. Ngunit ang kanilang mga araw, sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol, sabi po. Sa Luke 16:25, sinabi ni Abraham, subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Kaya bakit may pagdurusa at disiplina sa mga anak ng Diyos? Sa mga sumusunod na salita ng Diyos, maraming layunin. Para masanay ng Diyos ang kanyang pananampalataya para sa kanilang ikabubuti at upang masubok ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay naghihirap ng panandalian ay upang mapalakas tayo, patatagin at palakasin. Nakasulat po ito sa 1 Pedro chapter 5 verse 10. Tama po. Ang mga pagdurusa ng mga Kristiyano ay nangyari hindi dahil sa wala sa kanila ang Diyos. Si Jesus ay naparito sa lupa at nagdusa rin po ng marami. Ang dakilang apostol na si Pablo, nagdusa rin siya ng marami. Binugbog siya ng maraming beses, ikinulong siya, muntikang mamatay, nasa pagkagutom, hubad, walang tulog, hindi nakakain, giniginaw, nanginginig, binato. Nakapunta siya sa Roma, nangaral at kalaunan, namatay po siya doon. Bakit po? Dahil ba hindi niya kasama ang Diyos? Hindi po. Umasa sila sa Diyos sa kabila ng kahirapan at kumilos ang Diyos sa gitna ng mga kahirapan at hinayaan silang magdusa upang pagkaluban sila ng higit na kaluwalhatian. Kaya sa awit, sabi po, bakit ang mga masama ay may kapayapaan? At bakit ang mga matutuwid ay nasa kaguluhan? Alam ko ang dahilan. Ang kaginhawaan ng masama ay panandalian, sabi niya. Sinabi na ito ay panaginip sa isang gabi.
Sa isang gabi, pwede kang managinip bilang isang hari o isang mayaman. Maaari kang maging gaya ng kung anong gusto mo. Pwede kang managinip bilang hari o isang mayaman. Ngunit pagkagising mo, baliwala ang lahat. Ang buhay nila ay gaya ng isang panaginip sa tagsibol. Kaya kahit ang isang tao ay kumakain sa kanyang panaginip, paggising niya, gutom pa rin po siya. Pagkagising, binabaliwala lamang ang panaginip na ganun lang. Itinuturing ng Diyos, ang buhay po ng mga tao na gaya ng panaginip. Sige, managinip ka hanggang sa gusto mo. Gayun po, hayaan sila sapagkat pagkalipas ng ilang sandali, mayroong walang hanggang impyerno. Ang mga Kristiyano ay iba po. Subalit talaga po, mayroong paghuhukom ang Diyos. Tingnan din natin, Mateo 25, verse 31. Mateo chapter 25, verse 31. Babasahin ko po mula verse 31 hanggang 33. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalatian, at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubuklurin ang mga tao na gaya ng pagbubuklod bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Kapag dumating po ang anak ng tao, sabi na nasa kaluwalatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kagaya rin ito ng mga salita sa Matthew 16, na siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Titipunin din ang lahat ng mga namatay habang nabubuhay sa panahong ito. Paano? Sa John chapter 5 verse 25 at sa 29, sabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. At magsisilabas sa mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. At yamang itinakda sa lahat ng mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. May paghuhukom ng pagkatapos ng kamatayan. Hindi po ito ang wakas. Ang mga naligtas ay mabubuhay muli sa espiritual at maluwalhating katawan. At sa pagbabalik ng Panginoon, dapat nating isaalang-alang kung paano po tayo nabuhay bilang isang ligtas mula nung araw na naligtas tayo hanggang sa dumating ang Panginoon. Hahatulan tayo para doon. May mga nagsasabi na kailangan lamang daw niyang mamuhay ng katamtaman and then pumunta sa langit. Paano kayo mabubuhay ng katamtaman lang? Ang mga hindi ligtas ay haharap. Ang mga hindi ligtas haharap sa muling pagkabuhay para sa paghuhukom upang ang kaluluwa nila ay mahatulan sa impyerno. At tayo rin po ay haharap sa Diyos, magsusulit. Mula ng araw na maligtas tayo, hanggang sa tayo po ay kunin niya. Kaya sa Matthew 10:28, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, sabi po, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksan ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Nakakaligtas ng katawan, ng kaluluwa, maging ng katawan, pumupuksa rin ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Sa awit 9 verse 8, sabi po, at hinahatulan niyang may katarungan ng sanlibutan, at ang mga tao'y pantay-pantay niyang hinahatulan. At hinahatulan niya, sabi po, na may katarungan ng sanlibutan sa katwiran ng Diyos, at ang mga tao'y pantay-pantay niyang hinahatulan. Ibig sabihin po nito ay ang lahat ng tao sa buong mundo. Hahatulan ng Diyos sa huli. Kaya may dalawang uri po, ang tupa sa kanan at ang kambing sa kaliwa. Tupa sa kanan, kambing sa kaliwa. Ano ang mangyayari kapag dumating ang Panginoon? May paghuhukom sa mundo,
Ngunit wala na akong oras kaya sasabihin ko na lang po ng hindi binubuklat ang Biblia para mas mapabilis po. Sa Isaiah 28 verse 22, sabi, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos na mga hukbo sa buong lupa. Narinig ni Propeta Isaías mula sa Diyos ang utos ng pagwasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Ito po, mga 2,700 years na po ang nakalipas. Ipinasya na ng Diyos na wasakin ng lupa. Kailan iyon mangyayari? Sa Isaiah chapter 10, verse 22 to 23, sabi, sapagkat bagaman ng iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang pagkawasak ay naiutos na na inaapawan ng katwiran. Sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay gagawang lubos na kawasakan gaya ng iniutos sa gitna ng buong lupain. Kailan niya hahatulan? Ang bayan ng Israel ay ikinalat sa buong mundo at inakalang patay na. Ngunit ang nalabi ay nakabalik. At sa huli, nakabalik sila sa lupain ng Israel sapagkat ang araw na ipinasya ng Diyos na wawasakin ang mundong ito ay malapit na. Kaya sabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay gagawa ng lubos na kawasakan sa gitna ito ng buong lupa. Tignan din po natin, Roma chapter 9, verse 27 hanggang 28. Roma chapter 9 verse 27 at 28. At si Isaías ay sumisigaw tungkol sa Israel, bagaman ang bilang ng mga anak ng Israel ay maging tulad ng buhangin sa dagat, ang nalalabi lamang ang maliligtas sapagkat mabilis sa tiyak na isinasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa. Sabi sa Isaiah 10 verse 22 na ang nalalabi lamang ang makakabalik sa lupain ng Israel, ngunit dito, ang nalalabi lamang ang maliligtas. Bakit sila babalik? Sa Romans 11 verse 25, sa huli sinabi ng Diyos na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Habang naliligtas sa mga Hintil, marami sa Israel ang nagmatigas at hindi naniwala kay Jesus. Nagmatigas sila at hindi sumampalataya na si Jesus na namatay sa krus na siya yung Kristo. Hanggang kailan? Hindi sila naniniwala sa Kristo hanggang sa ang buong bilang ng mga Hintil ay maabot. Ang buong bilang ng mga Hintil ay nangangahulugan ng wakas na pagkakataon ng mga Hintil para sa kaligtasan. Ang huling ebanghelyo ng kaligtasan ng mga Hintil ay nagsimula sa Jerusalem, pagkatapos ay sa Roma, sa Europa, sa Estados Unidos at sa Silangan. Sa huli, nasa Silangan na po. Tapos na. Ang ebanghelyong ito ay ipinapangaral na sa dulo ng lupa at sa dulo ng Silangan. Hanggang sa mapuno ang buong bilang ng mga Hintil, kung hindi sila maligtas agad, ito ay matatapos na. May mga nagsasabi, maliligtas siya next time. Kailan? Sa tuwing nangangaral po ako ng Bible Seminar, iniisip ko po na maaaring ito na po yung huli. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang pagkakataon mo para po sa kaligtasan. Ito ay himala ng mga himala na naligtas tayo sa huling panahong ito. Ngayon na ang gintong panahon ng Kristyanismo. Kung titingnan nyo, maraming denominasyon, maraming simbahan, maraming miyembro ng church at maraming pastor. Ngunit mahirap po talagang makatagpo ng mga taong na born again. Maring may ibang nauunawaan ako kapag sinasabi ko po ito, ngunit kaya naman nating unawain ito kaya sinasabi ko po. Sinasabi nila na ligtas sila at mukhang kagaya natin sila, ngunit iba sa panahon ngayon. Tingnan nyo po, may mga peking bulaklak na mukhang tunay. Mukha itong tunay na bulaklak, ngunit kapag tinignan mong mabuti, hindi ito tunay na bulaklak. Gayun din naman po. May peking pananampalataya na mukhang tunay na pananampalataya.
Kaya nga tumupunta sila sa church, umaawit, nananalangin din, sumasamba, nagbibigay ng handog. Subalit walang buhay. Ngunit tunay na nakamamangha na mula sa kanila, tayo ay tiyak na mga ligtas. Dapat niyo po itong malaman. Ang ating kaligtasan ay napakahalaga at dakila. Kaya ang ating responsibilidad ay malaki rin. Dapat alam natin ito. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat magsaya lamang bilang ligtas, kundi dapat iniisip din kung paano masusuklian ang biyaya ng Diyos. Natututunan natin ito sa salita. Ano ang pakinabang nito kung natututunan lamang at nalaman lang? Tayong mga Kristiyano ay dapat handa. Hahatulan din po tayo ayon sa ating ginawa. Hindi tayo hahatulan para mapunta sa impyerno, kundi hahatulan ayon sa mga nagawa natin pagkatapos maligtas. Sabi na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Anong ibig sabihin nito? Sa Revelation 7 verse 4, ano ang layunin ng mga Israelita sa pagbalik sa lupain ng Israel sa huli? Ito ay upang ipakita ang patunay na mayroong Diyos. At kayo din naman para mabigyan ng pagkakataon na maligtas sa mga natirang Israel. Paano? Mabilis at tiyak na isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, sabi po. Kapag ang mga Israelita ay bumalik sa lupain ng Israel at ang panahon kung saan pwedeng maligtas ang mga Israelita ay nabuo na, lahat ng gawa ng Diyos ay matatapos na. Kagaya po ito ng pag-aani. Ang binhi ng bigas ay inahasik muna sa isang maliit na tubigan. At kapag lumaki na ito ng kaunti, ang mga punla ng bigas ay ilipat naman sa mga malaking taniman ng palay. Kasama po rito ang maliliit na taniman ng palay. Pagkatapos po, doon matatapos ang pag-aani. Kagaya po ito ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo po ay naipalaganap sa buong mundo at pagkatapos, babalik ito sa Israel upang maipalaganap naman doon. Nakapunta na po ako sa Jerusalem, sa Israel po ng 3 beses. Nung huling beses po ay upang maipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Nakapagtipon po kami ng mga nasa 20 na mga pastor, Israelita po sila kasama ang kanilang mga asawa. Kaysa kabuuan po ay 40 lahat ang nagtipon-tipon upang makapakinig ng Bible seminar sa Kibbutz Hotel na malapit naman po sa Sea of Galilee. Ganyan din, bumisita rin po kami sa ibang mga churches upang magdaos ng mga Bible seminar. Ang bilang ng mga Israelitang naniniwala kay Jesus ay tumataas na po at ito na po ang simula. At sa huling panahon, 144,000 po ng mga Israelita ang maliligtas. Ito po ay mangyayari sa loob ng 3 taon at kalahati ng 7 taong kapigatian. Pagkatapos mangyari ito, magwawakas ang mundo. Ngunit hindi po ito pinaniniwalaan ng buong mundo. Sinasabi nila na ito ay kasinungalingan. Ngunit binigyan po tayo ng Biblia ng katibayan sa pamamagitan ng pagbabanggit tungkol sa 12 lipi ng Israel. Ito po ay mangyayari pagkatapos na kunin ang mga ligtas na Kristiyano. Kapag natapos na po ang pagkakataon para sa mga Hintil na maligtas, doon po magsisimula na maligtas naman ang Israel. Kasi 2 Peter chapter 3 verse 6 to 7, sa pamamagitan din nito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Kagaya po ng paghukom sa tubig sa bahan ni Noe, sa verse 7, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Binigyan na po tayo ng preview ng Diyos tungkol sa paghukom sa apoy. Ito po yung nangyari sa Sodoma at Gomora. Pinababayaan lamang po ng Diyos ang mundong ito hanggang sa pinakamahuling pagkawasak. At napakalapit na po ng mga huling araw. Sa Sipanyas 1 mula versikulo 2, aking lubos na lilipulin ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking pupuksain ang tao at ang hayop. Lilipulin ko ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat. At ang katitisuran kasama ang masasama, aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. At sa Sipanyas chapter 1, biglang paglipol ang kanyang gagawin, sabi po. Biglang paglipol. Ginamit niya ang salitang bigla. Sa panahon po ni Noe, hindi po namatay ang mga nilalang ng dagat. Subalit sa huling panahon, maging ang ibon sa impapawid at mga isda sa dagat, mamamatay kasama ng mga masasama.
Ang Diyos po ay laging galit na Diyos. Ang puot ng Diyos, ang huling paghukom ay lubhang nakakatakot at napakabagsik. At ang mga huling araw ay napakalapit na pong dumating. Ang paghukom para sa masama ay para po sa mga taong hindi pa na born again. Sila po ang masasama. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaya ang bawat gawa, pati ang bawat lihim na bagay, ang mga lihim na kasalanan ng mga tao, dadalhin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan sa paghuhukom. Sa John 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay hinatulan na para sa mga mananampalataya. Kaya hindi na po tayo hahatulan. Ngunit para sa mga hindi mananampalataya, sila po ay hinatulan na. Ibig sabihin po na ang kanilang kahatulan ay napagpasyahan na sapagkat sa kanilang kasalanan na hindi pagsasampalataya. Sa John 16 verse 8, kapag dumating na ang Espiritu Santo, sabi po sa verse 8 and 9, at pagdating niya, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Kaya ang hindi pananampalataya ay ang pinakamalaking kasalanan na kailangang hatulan ng Diyos. Ang kasalanan na hindi pananampalataya na kay Kristo na sinugo ng Diyos. Kasi John 8 verse 24, ako nga, na siya po ang Kristo, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sabi po. Sapagkat malibang kayo sumampalataya. Kaya kung hindi sila sumasampalataya, sila ay hahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan. Marami po kayong makikitang talata na kagaya nito dito po sa buong Biblia. Maging sa Luke 11 verse 32. Ang mga tao sa Nineveh ay babangon sa paghukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang hahatulan. Sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito, isa pang higit pang dakila kaysa kay Jonas, sabi po. Ang pagsuway po ay lumaghanap noon sa Nineveh kaya nagpa siya ang Diyos na hatulan ng lungsod. Ngunit, ang mga tao sa Nineveh ay nagsisi pagkatapos po na marinig ang pangangaral ni Jonas. Kaya sa katapusan ay hindi winasak ng Diyos ang lungsod. Binabanggit po ng talatang ito na paano pa kaya ang mga tao sa panahong ito na hindi magawang magsisi kahit na narinig na nila ang mga sinabi ni Jesus. Isipin po ninyo ang mga tao sa Nineveh na nagsisi pagkatapos na marinig ang pangangaral ni Jonas. Bakit hindi nila magawang magsisi kahit na marinig nila ang kamanghamanghang ebanghelyo? Kaya sila nga po ay hahatulan. Sa Gawa 17 verse 30, ang mga panahon ng hangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Bago maipalaganap ang ebanghelyo, ang hindi pagsampalataya sa Kanya ay hindi kasalanan. Subalit sa Gawa 17:30 hanggang 31, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ngayon po, ang ebanghelyo ay naikalat na sa lahat ng dako hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. Mayroon pong malinaw na katibayan na ang bawat sumasampalataya ay maliligtas sapagkat si Jesus ay binuhay mula sa mga patay. Kaya ngayon po, ang paghuhukom sa tao ay nakabatay kung sila ay sasampalataya o hindi. Ang paggawa ng kabutihan at pagsisikap sa paraang relihiyoso, ito po ay hindi sagot para sa paghuhukom. Tignan natin sa Roma chapter 2. Roma chapter 2 verse 4 hanggang 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kaupuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Sabi po, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga. Kasama na ang kahabagan ng Diyos na patawarin ng mga makasalanan.
sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Nais niya na magsisi tayo ngunit binabaliwala ng mga tao ang kanyang pagtitiis. Kaya ngayon, ayon sa katigasan at pusong hindi nagsisisi, matitigas ang ulo ng tao, ayaw nilang maniwala. Ayon sa katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Nalalaman po natin ang paghuhukom para sa masasama ay lubha pong nakakatakot. Sa Hebrews chapter 4 verse 13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Sa harapan po ng hukuman ni Kristo, ang ating mga kasalanan ay mahayag kagaya ng pagiging isang hubad. Wala kang maitatago. Sa Roma 14 verse 10, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa hukuman ni Kristo, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. May magsasabi, hindi ko sinabi yan, talaga ba? Nirecord po ito lahat. Hindi ko ginawa ang mga bagay na iyan, subalit may CCTV po. May hidden camera, nai-record na lahat. Kaya ang lahat ay mahayag gaya ng kahubaran. Sa Matthew 25 verse 45-41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay hindi ginawa upang ilagay ang mga tao doon, kundi upang ilagay ang mga bumagsak na anghel, ang Diablo at ang kanyang mga kampon. Ngunit walang ibang lugar na pupuntahan ng mga taong bumagsak, hindi ligtas, kundi doon lamang. Iyon ay walang hanggang apoy. Lawa ng apoy at asupre, kaya sa Apocalypse chapter 20, sabi, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades sa mga patay na nasa kanila at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Huwag po nating maliitin ang paghuhukom. May ibang mga tao na hindi ligtas talaga. Ayaw nilang maligtas. Subalit may iba po nagpapanggap na ligtas na. Hindi po dapat ganito. Dapat maunawaan po ninyo ito. At kung ikaw ay ligtas, dapat kang mamuhay kagaya ng isang taong ligtas. Kahit sa mga nagsasabing sila ay ligtas, ay maaaring may peke sa kanila. Kaya naman sinabi ng Biblia sa atin na subukin at siyasatin natin ang ating sarili kung tayo nasa pananampalataya. Ang taong ligtas ay dapat na mayroong tiyak na pananampalataya at dapat na ipapakita yung ebidensya sa kanyang buhay. Saksi ang mga Kristiyano. Ano bang hukuman para sa mga masasama o hukuman para sa mga Kristiyano? Hayaan niyo pong sabihin ko po ng kaunti, kaya tignan natin. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinto chapter 5 verse 9 hanggang 10. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Sabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Mabuhay man tayo o mamatay, minimithi lamang natin na makapagbigay kasiyahan sa Panginoon. Ito po ang normal na buhay Kristiyano. Paano ko po bibigyang lugod sa aking sarili ang Panginoon? Dapat iniisip po natin iyan. Paano ako magkakaroon ng kasiyahan? Yun ba? Paano ako kakain at mabubuhay ng maayos? Yan lang ba ang iniisip nyo? Alam nyo po, maging si Kristo ay hindi niya binigyan kasiyahan ng kanyang sarili. Mag-isa siyang namatay doon sa krus upang bigyan kasiyahan ng Diyos. Sinubukan din ni Apostol Pablo na maging kasiyahan sa Panginoon. Panginoon, mabuhay man o mamatay, bakit ko kailangan gawin yon? Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Ano po yung humarap? Kung binigyan kasiyahan mo man ng Diyos o hindi sa iyong buhay.
kung nabuhay ka man para sa Panginoon o para sa iyong sarili, kung nabuhay ka ayon sa Espiritu o laman, ikaw ay haharap sa hukuman ni Kristo. Sabi upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos o sa katawan, depende yan sa inyo. Ang mabuhay naman ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Ang mabuhay ayon sa Espiritu ay mabuti, ngunit ang ayon sa laman ay masama, at tayo ay hahatulan dahil dito. Ang kaparusahan para sa kasalanan ay nabayaran na sa pamamagitan ni Jesus na namatay doon sa krus. Kaya sa halip na hatulan dahil sa kasalanan ay dapat na bilangin ng mga Kristiyano ang kanilang buhay simula nang maligtas sila hanggang sa araw na tumayo sila sa harap ng Panginoon. Kaya hindi po dapat malimutan ng mga Kristiyano na pagsusulitan nila ang kanilang buhay kung paano sila nabuhay simula nung araw na maligtas sila hanggang sa tumayo sila sa harap ng Panginoon. Na dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sinabi po na tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ng Panginoon. Wala tayong maitatago at ang gantimpala ay karangalan, mayroon ding pagsaway. Tayo ay naligtas ng patas at naging malaya dahil sa biyaya ng Diyos, ngunit pagdating ng kaluwalhatian, iba-iba po tayo. Ayon po sa 1 Corinto 15:41, mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan. At iba rin po ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Sa Revelation chapter 22, sabi doon, upang gantihan ng lahat ng ayon sa kanilang mga gawa. Kaya iba-iba po ang ating kaluwalhatian, bagaman pareho lang ang ating kaligtasan. Sa bawat tao, ang kaluwalhatian ay magkakaiba. Sa 1 Corinthians chapter 3, mula verse 10, sinabi po doon ni na si Kristo ang saligan, at ang ilang tao, sila ay nagtayo ng kanilang bahay sa saligan gamit ang ginto, pilak at mamahaling bato, at ang iba naman ay nagtayo ng kanyang bahay gamit po yung kahoy, dayami at pinaggapasan. Gamit ang apoy, kanyang susubukin ang bahay na itinayo, at kapag ang apoy ay dumaan, ang mga gawa sa kahoy, dayami at pinaggapasan ay masusunog po lahat. Ang bahay na itinayo naman sa pilak, ginto at mahalagang bato, kapag ito po ay idinaan sa apoy, mananatili. Ibig sabihin ba nito ay mga walang kwentang bagay ang mga kahoy, dayami at pinaggapasan kapag nasunog na ang mundong ito? Ibig sabihin po nito ay dapat huwag kang mabuhay para sa mga walang kabuluhang bagay. Ang pilak, ginto, mahalagang bato ay ibig sabihin na mahalagang bagay sa paningin ng Diyos. Nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, nagliligtas ng mga makasalanan, nagbibigay kasiyahan sa Diyos at nabubuhay ayon sa banal na Espiritu. Ito po yung pagtatayo gamit ang ginto, pilak at mahalagang bato. Kapag nasunog na ang mundong ito, hindi ito matutupo. At ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay para sa mga bagay na masusunog at masisira. Ang mga Kristiyano ay mga tao na nabubuhay sa mundong ito na nawawasak, ngunit nabubuhay para sa mga hindi nasisirang bagay, para sa mga walang hanggang bagay. Sila ay mga tao na nabubuhay ng panandalian, ngunit tayo po ay gumagawa para sa walang hanggan, hindi para sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Sa 1 Corinto 9:24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Sa gitna ng takbuhan, ang mga mananakbo, naglalaro ba sila? Nagpapahinga ba? Nanunood? Hindi po. Tumatakbo sila para sa premyo, buong lakas upang makamit ang kanilang goal. Nakita nyo na po ba yung mga Olympic athletes? Sila po talaga isong nagsasanay, pumupunta sa arena, pinagngangalit nila ang kanilang ngipin at tumatakbo sila na may pag-iisip na pwede silang mamatay. Ang kasabihan na tumakbo ng may puso ay ibig sabihin mabuhay ng tama. Sa Filipos 3:14, sabi po, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin
para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Hawak po ng Panginoon ang korona at siya'y naghihintay. Hawak-hawak niya ito at sinasabi niya, sige pa, takbo ka pa, sige pa. Ang Panginoon ay tinatawag tayo, ngunit kung iba ang ginagawa natin at tumatambay lang tayo kapag tinatawag tayo, umaakyat tayo ng stadium at pagkatapos ay aalis at tatambay uli, anong kalasing manlalaro yan? Sa Hebrews 12 verse 1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapalas bilang ng mga saksi. Ang lahat ng mga banal sa langit ay nakatingin sa ating takbuhin. Ganun din po ang Panginoon nakatingin at bibigyan tayo ng gantimpala. Sabi sa Revelation 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa, kaya ayos lamang po ba na mabuhay ng maayos? Dahil makakapunta naman na tayo sa langit? Aling talata sa Biblia ang nagsasabi ng ganito? Kung sino man po ay nag-iisip ng ganito, ibig sabihin ay maaaring hindi pa po siya ligtas. Pag ganun, wala pa siyang makalangit na pag-asa. Kung sumasampalataya tayo na iniligtas tayo ni Jesus, tayo din ay dapat na sumampalataya na tayo hatulan ng Panginoon at bibigyan tayo ng gantimpala. Sa mga sumasampalataya na madadaig nila ang anumang pagdurusa at pagsusulit at susunod sila sa salita ng Panginoon, at sa mga sumusunod ay bibigyan sila ng karunungan, ng tapang at ng kapangyarihan. Ngunit may mga Kristiyano na mukhang nakakaawa at mahihina. Kaya naman sila ay nabubuhay sa mundong ito kagaya ng mga taong makasanlibutan. Hindi po ako sigurado kung tunay na ba silang ligtas o hindi. May mga tao na hindi dapat natin gayahin. Gaano po katiyak ang kaligtasan na ating tanggap? Gaano po ba katapat ang Diyos na ating sinasampalatayanan? Gaano po ba katiyak ang walang hanggang pag-asa na ibinigay niya sa atin? Kung naniniwala po tayo dito, paano nga po kayo mamumuhay sa walang kabuluhang mga bagay sa mundong ito? Dapat po tayong tumakbo para sa maluwalhating gantimpala sa hinaharap. Kaya nga po, sabi sa Romans 8:17, kung tunay ngayong nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ang kaluwalhati ang kasama si Kristo ay gantimpala. Upang makatanggap ng gantimpala, dapat po tayong magdusang kasama ni Kristo. Wala pong kaluwalhatian kung walang pagdurusa. Tandaan niyo po iyan. Sa 1 Korinto 15 verse 58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Dapat po maging matatag sa salita at sa pag-asa at maging taong nagbibigay ng higit na pagsisikap para sa gawain ng Panginoon. Ipangaral po natin ang Ebanghelyo at sundin ang salita ng Panginoon sa church. Kapag sinabi po sa atin ng Biblia, dapat po natin itong sundin. Wala pong rason para sumuway. At dapat din po nating bilangin kung ano na nga ba ang ating mga nasunod. Natututunan po natin ang salita ng paulit-ulit, subalit mayroon pa rin mga taong sumusuway. Dapat po natin itong bilangin. Kailangang sumunod. Sa Lucas chapter 19, isang taong mayaman ang nagbigay sa kanyang 10 lingkod ng mina. Umalis at pagkatapos ay nagbalik. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at binilang ang mga mina. Sinabi ng isa, ang iyong isang mina ay kumita ng 10 mina. Kaya sabi po, magaling. Mamamahala ka sa 10 lungsod. Sinabi naman ng isa, ang isa mong mina ay kumita naman ng 5 mina pa. Sumagot ang taong mayaman, mabuti din ang iyong ginawa. Dahil naging tapat kayo sa maliliit na bagay, kayo din ay mamamahala sa 5 lungsod. Subalit, sabi po ng isa pa, Panginoon, ito po ang mina ninyo at aking itinago sa isang panyo. At sinabi po ng taong mayaman, ikaw na masama. Masama at tamad na alipin. Ang parehong kwento ay makikita sa Matthew 25.
Sinabi, magaling, mabuti at tapat na alipin, ikaw ay naging tapat sa kakaunti, gagawin kitang pinuno sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kapag dumating na po ang Panginoon, magsubibigay sulit tayo, bibilangin niya lahat. Kesa unang Pedro 1:13, sabi, kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip, nasupili ninyo ang inyong sarili at ilagak inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Ano po ang biyaya ng Panginoon na kanyang ibibigay kapag siya ay dumating? Natanggap na po natin ang lahat ng biyaya. Ang biyaya ay ang gantimpala para sa kung paanong ang mga Kristiyano ay namuhay sa mundo. Bakit nga po gantimpala ay biyaya? Dahil ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng dakilang gantimpala kahit na tayo po ay maging tapat sa mga maliliit lamang na mga bagay. Siyang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Yan ang sabi sa Luke 16 verse 10. Hindi po sinabi ng Biblia na ikaw ay tapat sa mga dakilang bagay. Kahit na tayo po ay tapat sa mga maliliit na bagay, bibigyan po tayo ng Diyos ng dakilang kaluwalhatian. Hindi po ba ito biyaya? Sabi po ng Biblia, ilagak ang inyong pag-asa sa biyaya. Ibig sabihin po nito na dapat po tayong manabik sa biyaya at gantimpala na ibibigay po sa atin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Kung nais ng mga Kristiyano ay gaya ng sa nais ng tao na walang espiritual na pag-asa, ano kaya iyon? Kung sasabihin nyo, paano ako kakain at mamumuhay ng maayos? Kung ganito po ang iniisip natin, nagkakamali po tayo. Nagdusa po ang Panginoon ng lubos upang iligtas tayo. Gayunpaman, sinasabi ko po doon sa mga nagsasabing naligtas na sila, sabi ko, hali kayo. At tayo ay magsakripisyo para sa Panginoon. Halika, tayo ay magdusa para sa Panginoon. Subalit alam nyo po ang sagot po nila, ayaw ko niyan. Alam nyo po, binibigyan tayo ng Panginoon ng dakilang kahirapan para sa dakilang kaluwalhatian. Tanong ko po, ayaw nyo po ba? Dapat po tayong maghintay para sa gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon sa pagdating po niya. Meron pong dakilang gantimpala sa pagdating niya. Ayaw nyo po ba ito? Dapat asamin po natin. Kaya sa Santiago 2:12, kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ano po ba ang kautusan ng kalayaan? Ito ang kautusan ng banal na espiritu. Ito po yung mabuting konsensya na mula sa Panginoon. At silang mga naligtas ay mayroon ng pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon kahit walang nagsasabi sa kanila. Mayroon po kasi tayong mabuting konsensya. Dapat po tayong magsalita at mamuhay ng ayon sa mabuting konsensyang iyon. May kasabihan po na hindi po tayo dapat mamuhay mula sa mga lumang likas. Kaya dapat po, isipin at tandaan natin na maging ngayong gabi, ang Panginoon ay maaari pong dumating o kaya ay maaari tayong mamatay bago dumating ang Panginoon. Gayunpaman, magbibigay sulit po tayo sa ating mga naging buhay. Paano ako namuhay? Yun ang tanong. Kapag tayo na po ay humarap sa Panginoon. Dahil may mga bagay po na dapat bilangin o bigyang sulit sa harapan ng Panginoon. Dapat din po nating pag-isipan ang paghuhukom ni Kristo. Kaya nga, sa 2 Corinthians 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Bakit po? Dahil mahahayag po kung paano tayo nabuhay sa harapan ng hukuman ni Kristo. Dahil po dito, tayo po ay hatulan sapagkat mayroon pong gantimpala. Dapat po tayong maghintay at manabik sa araw na iyon. Nang may ganitong pag-iisip, pakiusap po, huwag nating sayangin ang huling pagkakataong ibinibigay po sa atin. Sa palagay ko po, itong corona pandemic ay malapit nang matapos. Dahil naniniwala po ako na bibigyan pa tayo ng Diyos ng isa pang pagkakataon. At kung bibigyan tayo ng Diyos ng isa pang pagkakataon, dapat po nating gawin ang ating makakaya upang ipangaral ang ebanghelyo nang walang inaaksayang panahon. At yung mga bagay na hindi po natin sinusunod ayon sa salita ng Diyos ay dapat po nating sundin na. At pagkatapos ay tatanggap po tayo ng papuri, kaluwalhatian, maging ng gantimpala sa harapan po ng Diyos. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin,
Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng biyaya upang kami po ay manampalataya sa biyaya ng Diyos at maligtas sa huling panahon na ipinasya ng Diyos. Panginoon, ang amin pong katawan at kaluluwa ay sa iyo dahil binili po ninyo ito ng inyong dugo. Panghawakan po ninyo ang aming mga puso upang hindi na kami muling mamuhay pa para sa aming sarili o mamuhay ng ayon sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Upang kami po ay makapamuhay sa natitira naming buhay para sa kalooban at kaluwalhatian lamang para po sa ikalulugod ninyo. Tulungan niyo po kami upang maging karapat dapat sa papuri, karangalan at kaluwalhatian sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Pakiusap, matapos po nawa agad itong pandemya ng corona, upang malaya po naming maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon at makapamuhay para sa iyo sa huling araw. Hawakan po ninyo ang aming mga puso at gabayan kami upang hindi po namin sayangin ang pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.